May isang bata po noon na may palayaw na lolek. Bunso sa tatlong magkakapatid, kung saan ang panganay ay doktor, at ang ikalawa sa kasamaang palad ay namatay nung ipinanganak. His parents were deeply religious, Emilia and Carol Sr. And from them, Lolek experienced what it means to be a beloved son of the Father in heaven. Unfortunately, namatay si Emilia nung 8 taong gulang pa lamang si Lolek. At ipinagkatiwala siya nito sa kanyang butihing ama, na siya namang nagpakilala kay Lolek sa isang babaeng banaag niyang tulad ng kanyang ina, at higit pa nga ay mag-aaruga sa kanya at paninindigan siya anumat anuman ang mangyari. And every time Lolek would see that woman lovingly carrying her son who was looking on the instruments to be used in his own death, he knew from that day on that she would stand by him too, no matter what. Kaya hindi katakataka na makalipas ang mahabang panahon, nung siya'y mahalal bilang pinuno ng ating sambayanang Kristiyano, in his coat of arms, he highlighted first the symbol of the cross with a letter M beneath it. That boy Lolek, who after so many tragedies in his life, death in the family, World War II, turned out to be Carol Joseph Wojtyla, who later became Pope John Paul II, famous for his devotion to the Virgin Mary. Mga kapatid, isang araw makalipas ang pagdiriwang natin ng halaga at tagumpay ng Diyos sa mahal niyang krus, ngayon ay pinababaling ang tingin natin sa paanan nito. And lo and behold, we have heard in the gospel reading for today, there is Mary, the mother of Jesus. Yes, we can imagine the play of her emotions in her as we wish. Sorrowful, grieving, nagdadalamhati, umiiyak. Pero sa kabila ng kanyang pagdadalamhati bilang ina, her gesture, as recorded in our gospel reading, is surely worth noting. She was standing. Hindi nakahiga, hindi nakaupo, nakatayo, nakatindig, naninindigan para sa kanyang anak at Panginoon. Kaya siguro hindi na dapat tayo magtaka kung ganito na lang katatag si Jesus despite of all the beatings he received. Maybe because he was raised by a strong and God-dependent woman. Sa kabilang banda naman, ipinagkakatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina. At gayon din, ipinagkakatiwalan din ni Jesus ang kanyang ina sa atin. Kung papaanong iniingatan ni Maria ang lahat ng bagay sa kanyang puso, ay habilin din ni Jesus na ingatan din tayo ng kanyang mahal na ina. At bilang tugon natin, mga kapatid, tulad ng mahal na alagad, patuloyin din natin si Maria sa ating tahanan. Upang sa tulong niya, kasama ni Lolek at ng lahat na mga banal, makatindig nawa tayo taas noong ipagdangal si Jesus sa kanyang krus.